Nandito po kami sa gasolinahan. Bumibili na si kapartner Maron ng yelo kasi siguradong marami kaming makukuhang galunggong. Kaya sinigurado na po niya na makakuha kami ng yelo na pagbababaran ng aming galunggong para hindi po mabilasa. So naandyan na po siya. Didiretso na po kaming dagat. So, kita-kita po tayo doon. Bago ba ako? Siyempre. Ang sinasabihin mo lang, baka yung katulad ng bata, tinanong yung klase niya. Tara na po, kita-kita na po tayo sa aming pupuntahang fishing site. So, andito po yung aking kapartner. Yung aking gwapong partner, Maron. Ayan o, oh. Ayan na po yung gandang-ganda kong kotse. Ayan po, ayan ang ganda. Vintage car talaga. So malapit na po kami doon. Kita-kita po tayo sa aming fishing site. Masyadong mahaba po yung biyahe dahil traffic. Kaya kita-kita po tayo doon. Andito na kami sa fishing site. Punta na kami sa aming kung saan yung aming spot na maganda. Pero si partner Maron ay nag-CCR lang sa gili. Kasi yung pupunta namin walang CR doon sa jetty. Dito ang CR sa ito, may mga estudyante din. May trip sila. Papunta na po kami doon sa aming fishing site. So, dumaan lang po kami dito sa CR. Para diretso po yung kuha namin ng isda. Kasi once na pagdating po namin doon, eh maiihi kami. Malayo po yung lalakarin from the CR to jetty. Eh pag naihi, balik ulit po from jetty to CR. Kasi yung CR po nandito po sa may Bungaran. So dito po talaga ang lugar ng para sa mga galunggong. Dito namin kinukuha yung mga galunggong. Kasi open sea po itong sand bypass jetty. Every Friday lang po ito nagbubukas. So from 8 a.m. to 8 p.m. po. So nataon po na itong 8 a.m. ng Friday ay walang pasok si Hubby. So marami pong dumadayo dito kada Biyernes po. Ayan. Sand bypass jetty yan po. Public access 8 a.m. to 8 p.m.
subjective to maintenance requirements. So, marami pong bawal dito sa Sand Bypass Pumping Jetty. Bawal po ang surfboard dito sa loob. Walang aso o pets. No bicycles, no skateboards, no scooters from this point or to this point. So, ang aso, doon lang po sa may labasan doon. Pero dito po sa jetty, bawal po ipasok ang pets nila na aso o kahit na anong animals. So, papunta na po ako doon kay ka-partner Maron dahil nauna na po siya at kating-kati na ang kanyang daliri sa paggamit ng kanyang fishing rod. So, kahapon, bumili po kami ng bagong fishing rod na gagamitin ko. Kaya, sigurado, marami kaming mahuhuli ngayong galunggong. So, dalawa po kami. 40 pieces po yung makukuha namin. Dahil ang isa, ang bag limit po ng galunggong ay 20 pieces per person. Ayan po, madami na po ang nandito sa jetty. Ganito po kaganda yung open sea dito. May guardhouse naman po doon yung mga magre-rescue. Meron pong hindi po namin alam kung ano yon, kung eroplano po ba na nahuhulog o nag-exhibition po. Ah, nag-exhibition lang siya. Sa baba. Pwede din pong mag-fishing dito sa baba. Pero mas gusto po namin dito sa taas kasi nakakarating po kami dun sa pinakadulo. At yung pinakadulo po, mas malalim po yung tubig. So nandun na po si ka-partner. Nag-aantay na po. Kaya tara na po doon. So, maganda po ang tubig ngayon. Hindi po maalon. Gaya po nung nakikita natin. Ayan po, marami na pong tao doon sa pinakadulo. At dito, marami na rin pong mga nag-i-stroll sa gilid at nagsa-surfing board. Yung mga tao po doon, nagsa-surfing board po sila. So, sisimulan na po namin manguha ng galunggong para makarami at maagang uuwi. So, ito po ang bawal dito. Walang bisikleta, walang scooters, walang animals, walang ng apoy, sigarilyo, tent, at yung pagdadive. So, nandito na po ako, malapit kay ka-partner. Si ka-partner ay nandun na. So, ito po yung mga lagayan niya ng mga gamit ni ka-partner. Tapos, iseset up po niya itong sabiki. Ito po yung tinatawag naming sabiki. Yung sunod-sunod na taga na maliliit na para sa galunggong. So, doon po sa pinakadulo, gaya po ng nakikita nyo, ang dami na pong nakapwesto doon. So, kanya-kanyang pwesto po sila dito kung saan
maraming makukuha. Pero dito sa pwesto namin, dahil malalim rin naman po, kahit dito po sa may gilid, marami na po makukuha dito. So, gaya po nung nakikita nyo, ganda po ng alon. Hindi po malakas ang alon ngayong umaga. Makakuha po kami ng 40 pieces na galumpong, dahil yun po ang bag limit ng kada isang tao dito. Kaya dalawa po kami, magiging times 2 ang 20, 40 po ang maiuwi namin ngayon na galumpong. Thank you.
ay maiuwi po kami. So kita-kita po tayo doon sa aming susunod na fishing site, doon po sa may platform sa kabila. So kita-kita po tayo doon. Baka ito yung ano? Yung? Yung sayo na naglalamig. Hello po, nandito po kami sa kabilang site kasi madami na pong tao doon at itatry po namin mag-cast net dito bago po kami umuwi. Doon po kami magka-cast net mamaya. Padilim na po sa oras po na 5 o'clock, 5:35. Padilim na po dito sa Brisbane. So marami pong nakaparada dito ng mga sasakyan gawa po ng naantun po sila lahat sa laot para mag-boating. Karamihan po kasi na nandito, yung mga nakaparada dito, may mga yacht sila, may mga yate po sila sa gitna. Dito nila pinaparada yung kanilang sasakyan. Tapos gumagamit na lang po sila ng rubber boat papunta sa gitna, doon po sa kanilang yate. So, marami pong nakaparada dito. Meron pong nakatira din doon. Bali doon na po siguro yung nakatira kasi may solar na rin po siya. Kasi long weekend po. So papunta na po kami doon sa may platform doon para mag-cast net si kapartner Maron. So ito po, papunta na po kami doon sa may platform. Bicycles po dito. Dito po nila nilalagay o pinaparada kasi hindi po pwedeng magparada doon ng mga bicycles. May part din po doon na kung saan yung may mga panghakot sa likod, may cart po sa likod, doon po may parking area po para sa kanila. Gaya po niyan yung naghahatak po ng boat nila or motorboat, may mga ganyan sa likod kaya dyan po sa pinaka part dyan kasi meron pong parking area na mga sasakyan na may ganyan. So yung mga kotse rin po dito din po, pero depende po kung yung mahabang lane kasi nadidistinguish po natin yung haba ng ating linya, yung guhit po. Kung mahaba po gaya niyan, meron po siyang cart sa likod. Pero kung hindi po mahaba gaya po niyan, parang box lang po, yan po ay paradahan ng mga maliliit na sasakyan o kotse. So dito naman po itong mga bicycles. So naandito na po ako sa bungaran po ng ating platform. Andun na po si kapartner, nagkakasa na po siya ng kanyang cast net. Meron din pong bagong dating doon na naka-rubber boat. Once po na may rubber boat ito, yung mga taong may rubber boat dito, sila po ay may yate po sa gitna, gaya po ng mga yan. Ayan po. Hindi po kasi sila pwedeng pumunta doon na lalangoy lang. So, gagamit din po sila ng rubber boat na pupunta doon sa kanilang kanya-kanyang yate. So ito po ay kagagaling niya doon sa gitna. So doon po, tingnan po ninyo yung mga malalaking yate doon. No, ano. May kanya-kanyang rubber boat po sila. Kasi kagaya po nito. Dito po pinarada kasi meron siyang yate doon sa gitna. Bale, pag
pagbalik po niya sa kanyang yate, itong rubber boat po nila ang gagawin. So dito po ang daungan ng rubber boat. Dito po nila tinatali yung kanilang rubber boat at dito rin po nila kinukuha pag-uwi nila doon sa kanilang yate. So paano na po, basta sunset na po, sobrang ginaw na kasi talagang taglamig na po dito, winter na po siya. Pero magkakasnet lang daw po si kapartner ng ilang beses. Kung meron, makukuha. Pero kung wala, uuwi na po kami. Kasi napagbigyan na po naman na po ang kanyang kagustuhan o kanyang hilig. So, ayan po. Andun po siya.